Ang tunay na mandirigma ay iyong may kakayahang sakupin ang kanyang sarili higit sa ano pamang paglupig sa mga kaaway. Pag-ibig sa bayan, ang siyang pangunahing pinagkukunan, taglay niyang kalakasan. Anting-anting daw dahilan ayon sa kawikaan, ba't di matuntun yaong pinagkukutaan. Halika't magbalik na naw tayo sa kwento ng taong iniwan ang karangyaan at mas piniling yakapin ang kanyang mga mamamayan. Buong pusong nagtanggol laban sa bayay umaalipin at nagmistulang immortal na hindi makayang talunin ng mga kaaway. Hiwaga nga ba ng mga agimat ang sa kanya'y nagliligtas o talagang dugo lang na magiting na sa ugat niya'y nananalaytay? Ang kwento ni General Simeon Ola o yung tinaguriang Ang Huling General. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Simeon Arboleda Ola ay isinilang noong ikadalawa ng Setyembre taong 1865. Kina Vicente Ola at Apolonia Arboleda. Sila ay tubo sa bayan ng Ginubatan sa Albay. Di gaya ng karamihan noong panahon ng mga Espanyol, sina Simeon Ola ay may tuturing pa ring nagmula sa may kaya at maimpluwensyang pamilya. Sapagkat noong mga panahong yun ay napakababa ng tingin ng mga Espanyol sa mga ordinaryong Pilipino. Nagawa ni Simeon Ola na makuha ang respeto ng mga lokal na opisyal na Kastila. Minsan na siyang naging tinyente de cuadrillos sa kanilang baryo. Nakapag-aral din siya sa mga kilalang paaralan na itinatag ng mga Kastila. Una ay sa Kolehiyo de San Buenaventura de Ginubatan at pagkatapos ay sa University of Nueva Caceres para kumuha ng kursong filosofiya. Minsan na rin pinangarap ni Ola na maging isang pari nang pumasok siya sa seminaryo. Naging malapit din siya kay Father Carlos Cabido na kanilang kuraparoko noon. Sa kabila ng karangyaang ito sa buhay, hindi pa rin nakapagtapos ng pag-aaral si Simeon Ola dahil na din nga sa pagputok ng rebolusyon. Sa mga panahong ito, mas pinili pa niyang talikdan ang kanyang maayos na kalagayan sa lipunan nang mas mangibabaw sa kanyang puso ang tawag ng pagiging makabayan. Walang pag-aatubiling sumapi siya sa rebolusyon sa kanilang lugar at ginamit niya ang kanyang munting impluwensya para makapangalap ng pondo at makahimok ng mas marami pang mga makabayan para ipagtanggol ang ating lupang sinilangan. Nakumbinsi niya ang jail warden ng kanilang bayan para palayain ang halos 100 preso na kalaunan ay sumama sa kanyang hukbo. Sinamantala din niya ang pagiging malapit sa kanilang kuraparoko para makabili at makapagpuslit ng mga armas at iba pang kagamitang pandigma para sa mga rebolusyonaryo. Buwan ng Abril taong 1898, nang maganap ang labanan sa Kamalig sa Albay, kung saan nagapi nila ang Pwersang Kastila matapos nilang magtamo ng 76 na patay sa hanay ng mga kalaban habang 14 lamang sa hanay ng mga rebolusyonaryo. Kinilala dito ang katapangan ni Simeon Ola na nagdala sa kanya sa ranggong kapitan at naging bahagi sila ng pagkamit ng kalayaan mula sa kamay ng mga Kastila. Ngunit sa pagpapalit ng mga mananakop, patuloy sa pakikibaka si Kapitan Simeon Ola. Ika-23 ng Enero taong 1900, si na Kapitan Ola din ang responsable sa matagumpay na pag-ambush at pagkakahuli sa 3 namang mga sundalong Amerikano. Ito naman ang naghatid sa kanya sa pagiging major. At hindi na nagpaawat pa si Major Simeon Ola sa pagtatanggol sa inang bayan. Isa-isang nagsibagsakan ang pwersa ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa, ngunit nanatiling matatag si Major Ola. Nang sumunod na buwan ng Pebrero taong 1900, isang matinding laban na naman sa Arimbay sa Legazpi ang naganap kung saan muntikan ng masukol si Major Ola at sa laban ng ito, napatay din ang kanyang pinsan na si Jose Arboleda na lubha niyang dinamdam. Ngunit hindi naging dahilan para panghinaan siya ng loob at sa halip lalo pang tumindi ang kanyang pagnanasa na ipaglaban ang ating bayan. Ayaw niyang iparamdam sa kanyang mga kasama na mas malakas ang mga kalaban kaysa sa kanila.
Muli silang nakipaglaban sa Battle of Binubsakan sa Ginubatan, kung saan naman lalo pang lumaki ang kanyang hukbo pagkatapos ng laban na yun dahil nakikita nila ang galing ng kanyang pamumuno. Hindi nagtagal, iniangat na rin siya sa ranggong general. Sunod-sunod pa rin ang kanilang ginawang pag-atake sa mga lugar ng Owas, sa Ligaw, sa Hobelyar at sa iba't iba pang mga bayan sa Albay. At lahat yun ay pawang mga matatagumpay. Ano nga bang meron kay General Ola? Ba't nagagawa niyang umatake ng sunod-sunod nang di man lang sila nahuhuli ng mga tumutugis sa kanila? Sinasabi ng kanyang mga kasama, si General Ola daw ay merong taglay na anting-anting o agimat. At isa sa mga ito ay ang maliit na botelyang may langis sa loob, na ayon sa kwento, kapag ito daw ay bumubula at nangangamoy ng mabango ang paligid, bigla na lang daw nawawala ang general sa paningin ng mga humahabol sa kanya. At ito ang pangunahing dahilan ba't hindi siya masukul-sukul ng mga kalaban. Lubhang nababahala ang mga Amerikano sa mga pagkilos na ito ng grupo ni na General Ola, ngunit hinding-hindi naman nila ito matagpuan na nagkukuta sa kanyang teritoryo na kabundukan ng Albay, partikular na sa Ginubatan. Dahil wala silang magawa kay General Ola, isa sa pinakamabisang paraan ay ang pagpapadala nila ng mga sugo na kapwa Pilipino din kung maaari para kumbinsihin silang sumuko na lang ang magiting na general. Simula nung buwan ng Marso, taong 1903, bantay sarado na ng mga konstabularyo ang halos buong Kabikulan habang inaabangan nila kung saang parte ng kabundukan magpapakita ang grupo ni na General Simeon Ola. Ipinadala din ng mga kalaban si Ramon Santos kasama ang Major ng Konstabularyo na si Major Jesse Garwood para kumbinsihin ang general na ibaba na ang kanilang mga armas at sumuko na lang kasabay ng pag-aalok ng malaking halaga bilang suhol sa general. Ngunit lalo lang nilang ginalit si General Ola dahil ang kalayaan ng bayan ay hindi negotiable. Sinabi pa niya na ang bawat bala ng kanyang baril ay hinding-hindi matutumbasan ng gaano man karaming ginto o gaano man kalaking halaga ang ibibili dito. Umuwing bigo ang mga sugo na ito ng gobyerno na may pabaon pang paghahamon ng laban mula sa magiting na general. Ika-15 ng Hulyo, taong 1903, hindi pa man nagtatagal pagkatapos ng negosasyon na yun, muling sumalakay si na General Ola nang ambusin nila ang 21st Philippine Scout Garrison na pinamumunuan naman ni Sergeant Nicolas Napoli sa may bahagi ng Hobelyar sa Albay. Lalong wala nang pinagpilian ang gobyerno, kundi sundin na lang nila ang magpapapayapa sa kalooban ng general. Lalo pa nilang pinaigting ang negosasyon at nagpadala ng mas marami pang mga sugo na kukumbinsi kay General Ola, kasabay ng pagpapaunlad sa kanilang bayan sa tulong ng mga proyektong pangkabuhayan na ipinatutupad ng gobyerno. At sino nga ba naman ang may ayaw yumakap sa kapayapaan? Nang mapagtanto ni General Ola na nagiging maayos na ang kanyang mga tao, nagkakaroon na ng kabuhayan at nagiging matahimik na sa lugar nila, alam niyang wala ng dahilan pa para ipagpatuloy ang pakikibaka sa pamamagitan ng armas. Dahil alam niya na hindi rin naman sila magtatagumpay sa digmaan na yun kung palakasan lang ang pag-uusapan. Ang mga sugong ito ang naghatid ng mga kondisyones ni General Ola na kinabibilangan ng patas na pagtrato at pagbibigay katarungan sa kanyang mga tauhan at pagtupad sa pangakong amnestiya para sa kanila. Si General Ola ay hindi nakaranas ng pagkatalo sa laban, subalit siya ay kusang sumuko noong 25 ng Setyembre taong 1903 dahil na rin sa pagkumbinsi ng mga kapwa niya Pilipino na nagbigay daan patungo sa kapayapaan sa ating bayan. Nilitis sila ng kanyang mga kasama at napatunayang nagkasala sa kasong sedisyon na may parusang 30 taon na pagkakabilanggo. Ngunit bilang pagpapakita ng sinseridad sa kasunduang naganap, si General Ola ay nabigyan kaagad ng pardon bago pa man dumating ang unang taon niya sa loob ng bilangguan noong Oktubre ng sumunod na taon, 1904. Pinagkalooban sila ng amnestiya at tuluyan ng nakalaya para makapamuhay kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Taong 1910, nang pasukin ni General Ola ang politika
at nakaupo siya bilang alkalde ng kanilang bayan sa Ginubatan hanggang 1913. Muli siyang nahalal sa ikalawang pagkakataon noong 1916 para sa kanyang ikalawang termino. Pagkatapos ay muli niyang tinamasa ang marangyang buhay gaya noong kanyang kabataan bago pa man pumutok ang unang rebolusyon. Si Simeon Ola y Arboleda, ang taong hindi nagpalupig at naging veterano ng dalawang rebolusyon na nagpalaya sa ating bayan, na tinaguri ang huling heneral na sumuko, ay pumanaw noong 14 ng Pebrero taong 1952, sa edad na 86 na taong gulang. Ang tunay na mandirigma ay yung may kakayahang sakupin ang kanyang sarili higit pa sa paglupig sa mga kaaway. Ikaw kaibigan, handa mo din bang iwan ang karangyaan kung ang magiging kapalit nito'y kalayaan ng iyong bayan? O handa kang ipagkanulo ang iyong bayan para sa kakarampot na karangyaan? Alin ka sa dalawa? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!